So mga Claymates, Mr. Clayman po again. This time, nakikita natin na itong road na to ay napaka-busy sapagkat ngayong araw na to ang ating buting Congressman Franz Pumarin ay mamimigay ng bigas sa community nito. Ngayon, nandito ako sa lugar ng Peria, no? At covered court ito. Ayan. Pero ito ay likod ng eskwelahan na Diliman Preparatory School. So flex ko lang po sa inyo sa ito. Para sa ganun, makita ng mga ating mga matandang balara, lalo na dito sa matandang balara at sa kababayan, kung papaano. Dito kayo pumasok. At aray, yan. So tingnan natin kung paano yung mga yung pila. Yan. So ito po yung pila na ayan po, no? So, maligayang Pasko sa Congressman Franz Pumarin. So, ito po yung staff ni Franz Pumarin. At ito po, yan. Ito pong tao ko, dati po nga Ikap Beda, no? Dati po siyang kapitan ng ating matandang balara, no? Mamaya interviewin natin siya. Okay, so hanap po tayo ng mga kausap mamaya. Okay, so next ko lang mga kababayan, no? So, ang kanilang pinamimigay na bigas. So ito yung bulto-bultong bigas. Actually, marami pa to sa labas na nakita ko na truck-truck. Okay, so yan yan. Hi ate, hello. Hi ate, kawai. Ayan po, no? So ito yung pinamimigay ni Franz Pumarin. More or less, mga ilang kabayanan natin na masiservisyo? 18,000 families. Ah, yan, sige. Okay. Pagbati mula kay Kapitan at Kapitan. Dati po siyang kapitan ng ating matandang balara. So, kung ating nga, papasalamat lang ako. Ayun lang, nagpapasalamat lang ako sa lahat ng mga sakit. Senyor, ikaw na ako sa pinakamalapit ng ano. Ay, ate, senyor daw to. Ay, ito, kasama na kayo dyan, no? Mga parents, meron po akong kakausapin. Dati po siyang kagawad ng ating matandang balara. So, ito po ba kagawad ang yung project na ito at napakaraming tao bumibilo sa court? Ito kasi pangako ito ni Congressman Franz Pumarin para po sa mga leader na tao dito sa matandang balara. Hindi lang ito, panghuli lang ngayon to kasi nung nakarang linggo,
sa ibang area naman din nabigay. Ito pangako lang boss ni Sir Franz Pumaren para sa ano to, sa mga mamamayan na Marandang Balara. So ito kay Franz Pumaren, handog pasalama sa pamaskong handog ng ating buting congressman na Franz Pumaren. Okay. Ito walang pinili, lahat ito. Walang kulay na pinag-uusapan dito. Wala kahit tangka, walang partido, walang partido ito. Ito ay para sa lahat. Okay. Ibinigay ito. Masasalamat ito ng ating congressman. Saan ito? Buong district ng 3rd district, di ba? No, Marandang Balara lang ito. Ah, Marandang Balara lang ito. Pero may iba pa bang ibang branch? Meron, eh. meron. Meron pa si congressman na sa ibang barangay. Okay. Sa ibang district, sa ibang barangay dito sa 3rd district. Lahat ito sa 3rd district na pinamimigay ni congressman. Estimate mo, mga ilang families ito, aabot mo ito ng 1,000? Oo, hindi lang ito. Kasi alam natin na ang biggest priority talaga ng ating kapayan ngayon. So meron ka ba? Meron ka bang kasama dito after itong pamibigay ng bigas? Ito natin? Kasi binaba kasi ito, dapat na ipamigay ito ang congressman kasi kung ano pang proyekto na naiisip niya na para sa mga sa mamamayan. Kami ay tumatalima lang, ay maal lang kami. Sumusunod kami kung ano mga pamibigay ni congressman. Ayun, sige po. Dati po itong dati pong pag-awad ng ating Marandang Balara, ang kanyang coding kasi Ima, di ba? Ima po ang aking ano, palayo po dito sa ano, dito sa Marandang Balara. So, tanungin lang kita, medyo personal. Okay, pero, siyempre, kahit alam ko yung mga ganitong public service na ginagawa ninyo, eh, talagang solid na talagang paglilingkod sa ating kababayan. So, kung kailangan po ako ng mga tao sa Marandang Balara, na ako po ay nakatatlong termino naman din po, at nagtrabaho po ng maayos, ang tao pong magkasabi kung gusto nila o hindi. Ngayon, kung ako po ay talagang ayaw na wala po kong magagawa doon. Pero ako po, gusto ko parang maglingkod sa barangay Marandang Balara, kung mapalari po ako. Actually, yung panalo ng 3 beses na sunod-sunod, isang halimbawa yun ang talagang nagugustuhan ka ng ating kababayan. Salamat po sana po. Kasi mayroon dyan talaga na isang tabo pa lang after ng another term, hindi na pumapasok. Pero kakaiba talaga yung sunod-sunod eh, no? Bata pa po ako, gusto ko po maglingkod sa Barangay Matandang Balara. Okay, so next year senior na ako. Para baka po, kaya ko po. Gusto ba pong maglingkod? Actually, habang nagkakaroon tayo ng edad, eh, lalo patapat ang paglilingkod. Oo nga po. Bilang isang single na individual ko po, hindi ko naman po kailangan na yung buong buhay ko po, ibibigay ko po sa Marandang Balara. Yung malinis na puso, at nakita ko dito sa ating kagawad, eh, meron siya talagang ganung klaseng na puso sa paglilingkod sa ating kababayan. Kung hindi po kayo taga Marandang Balara at nagano po kayo sa vlog ni Boa, sir, pagdasal niyo po ako na maglingkod po ako, na makapaglingkod po ako sa Marandang Balara. Maraming. Sir Clayman TV po, ito po yung aking kababata po ito, kakilala ko po ito. Ito po yung napaka mapuling tao. Tulungan din po natin siya doon sa kanya pong advocacy sa mga bata. Maraming salamat. Yan po, salamat po. So, maraming salamat kagawad na yung ano. So, yan po yung ating highlight. So, ito yung kanilang, ito yung mga tao. Biling po grabe. Daming pila. Halina po baga pa to, no? Usually, ang tagawa na all pinag simula. Aras sa squad na ako para ayusin po dapat yung mga tao. Ngayon po, patapos na rin po lang. Yeah. Okay. Sige, salamat po. So, yun lang po. Flex ko lang po sa inyo, Mr. Clayman TV. So, pinakakita ko lang po paano yung mga ating mga nakaupo, no? Eh, nagbalik na sa pinangako nila sa ating kababayan, no? Sa ating community, sa ating mga so, ito po yung kabuuan. So, please, sana po, I hope na patuloy nyo supporta si Mr. Clayman TV. Please like, share, and subscribe. God bless po. Maraming salamat. At yun na po, mabuhay po tayong lahat. God bless.